Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, no? Saan man panig kayo ng digdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. So pag-uusapan natin, ito pong tila parang may kaguluhan na, no, nagaganap dito sa mga politiko natin, particular dito sa Kongreso. Napakaligalig ngayon ng Kongreso, maya't maya may mga movements, may mga nagpepereskon, may mga natataranta, no? Natataranta dahil papalapit na po yung pagbe-break ng Kongreso. Hindi pa po nabibigyan ng prangkisa itong ABS-CBN. Nakita na po natin, no? Nakita na natin yung power. Ilang araw na natin tinatalakay. Ito po yung ganito po magtrabaho pala yung tinatawag nating mga oligarchs, no? Nakita natin yung power nila, kung paano po sila yung everyday life ng mga tao ma-impluwensya nitong mga oligarchs na to, particular yung mga ABS-CBN. Very powerful ang mga sumusuporta sa kanila, mga senador. Nakita natin nung nakarang hearing, halos lahat ng senador gustong mag-prangkisa. Okay? Maging nga si Manny Pacquiao, si Bato de la Rosa, si Bongo, na iba naman yung kinoconsider nila kung bakit gusto nila magpatuloy yung ABS-CBN. Pero na-establish ng mga senador sa hearing na yun. Hindi ng mga senador na dilawan, ng mga senador na kaalyado ni Pangulong Duterte na may dapat ikagalit talaga, no, sa yung mga mamamayan o si Pangulong Duterte sa ABS-CBN. May mga nilalabag silang patakaran, may nilalabag silang mga batas na yan nga, no, yun yung kinagalit. At ang pangunahing ikinagagalit ng ating mahal na Pangulong Mayor Digong Duterte ay yung ni hindi humihingi ng paumanhin. Matagal na natin sinasabi yan, you know? Hindi katulad nung Ayala at saka yung Ayala, di ba? Humihingi ng paumanhin tapos na, nagbigay kaagad ng mga pangako na hindi na po namin tatasan yung tubig. Pero it's too late nga, no? Galit na yung Pangulo Mayor Digong sa kanila. Dito naman, yun lang pala hinihintay ng ating presidente, no? At tinanggap naman yung pagkakasala nila. Tinanggap naman yung pagsusori ng ABS-CBN. Ang problema, masyado ng subun-subo yung mga tauhan. Nakita nyo naman si Kalida, hindi siya bibigay. Soldier siya, di ba? Parang ang Solicitor General, hindi siya under ng DOJ na, o hindi rin siya under ng, kumbaga, may sarili siyang pag-iisip na kung nakikita niyang may paglabag, naaral niya na may paglabag yung ABS-CBN, sinampahan niya ng co-warranto para matanggalan ng prangkisa. Nakasalang na yan, sa Supreme Court, di ba? Okay, isa pa, yung Congress, so yung mga congressman naman, lower house particular, sa pumumuno ni Alan Peter Cayetano, Speaker Alan, nasubo na rin, nakapos na ng oras na hindi nila pre-prioritize yung pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Okay, narin na po yan, di ba? Narin na po tayo sa, yan na po yung suliranin. Ngayon, humingi na ng dispensa, tinanggap ng Pangulo na tuwa yung ABS-CBN. Pero, wala na silang lusot kasi nagsalita na yung former Chief Justice Renato Puno at si Juan Ponce Enrile, dating Senate President, parehong maalam sa batas. Nasa May 5, pwede nang ay bawal na mag-operate yung ABS-CBN. At marami na rin
mga abogado na galit sa ABS-CBN na nakatakda ng mag-file ng kaso sa ABS-CBN pag nanatili sila nag-ooperate sa Supreme Court sa May 5, no? So, subun-subo na. Ngayon, itong si Cayetano, napabalita na, no? Kasi, alam naman natin, yung hudyat lang, no? Nung nalaman na sa Senado na makalyado mismo ng Pangulo, si Manny Pacquiao pa nga, Senator Manny Pacquiao pa nga yung isa sa mga co-author ng magbibigay ng panibagong prangkesa sa ABS-CBN. Tapos hindi naman tinutulan ni Senator Bato, ni Senator Go, basta in-expose lang nila na hindi ito simpleng trip-trip lang ng Pangulo kaya nagalit, no? Meron talagang basehan. Okay, ngayon, ang parang naiwan sa ere, etong si Speaker Alan Cayetano, no? Hindi niya alam na ang dapat na moves, eh. Kumbaga, subo na siya. Antensya ko kasi dyan. Tensya ko lang, ha? Hindi naman kami nagkakausap ni Speaker Alan. Baka pag nakipag-usap ako sa kanya, hindi naman ako kausap, eh. Ang tansya ko dyan, bilang pagtalima sa Pangulo, di ba? Dahil ano siya, yung kalagayan ni Alan Peter Cayetano, hindi talaga siya solid na, hindi siya taga Davao, di ba? Hindi siya, parang hindi siya in, eh. Hindi siya kasama talaga rin sa inner circle ng power, yung mga powerful na mga talagang kachokaran, hindi siya kaklase, di ba? Hindi siya kaedaran. Yun yung mga ano, eh. Yun yung very powerful dito sa ating Tatay Digong. Parang naiwan siya sa ere kasi sa kanyang pagtalima na sa sinasabi ng Pangulo na ayaw niya magkaroon ng prangkesa. Palagay ko, sinadya niya na hindi talaga maisalang, no? Ma-technical, di ba? Te-technical lang. Tapos mag-expire na, o bahala na. Expired na kayo, hindi na kayo pwede mag-operate dahil galit sa inyo si President Mayor Digong. Yun yung tansya ko kay Alan. Biglang sa pati nga si Mayor Sara, gusto nang bigyan ng prangkesa yung ABS-CBN na hindi nakita ni Speaker Alan Cayetano yung ganong senaryo na pwedeng ano. Kaya may move ngayon kasi subo na rin si Alan, eh, di ba? Alam nga namang bigla niya sabihin, sige, isalang na natin next week. Subun-subo naman siya doon sa kanyang mga binitawan na may mga mas importanteng bill, yan yung uunahin namin. Anyway, susulat naman ako sa NTC na bigyan sila ng provisional franchise para habang tinatalakay namin sa Kongreso, manatili silang nakakapag-broadcast. Okay, so alam na natin na maraming ku-question doon. Ang sagot na lang ni Speaker Alan, handa akong magpakulong kasama ng mga ABS-CBN kung may nilalabag sa batas yung pagbibigay sa kanila ng franchise. Yung NTC, hindi handang makulong yun. Baka hindi magbigay ng provisionary franchise. So, ang tansya ko dyan, napasubo si Peter Alan Cayetano sa kanyang sariling diskarte para sumunod dun sa sinasabi ng Pangulo na ayaw niya na magkaroon ng franchise yung ABS-CBN. Wala nang way out, no? Pero, hindi dapat tayong mga pro-Duterte, makampi tayo sa ating President Mayor Digong. Hindi dapat natin sinisisi si Alan Peter, hindi natin dapat sinisisi si Manny Pacquiao, si Bongo o si Bato de la Rosa.
ang may kasalanan ng lahat na to, dapat malinaw sa atin, ABS-CBN mismo, kasi sila yung gumawa ng guloy. Diba? Sino ba yung dahilan kung bakit nagalit si President Digong? Hindi naman si yung mga senador at congressman eh. Yung ABS-CBN na instead na ang ipalabas nila ay yung commercial ni Mayor Digong, ang pinalabas nila yung pang black propaganda laban kay Mayor Digong. Ang ibig sabihin, they are playing kingmakers, no? So akala nila ganun kalaki yung impluensya nila na pwede nila mapabaliktad yung resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng paglalabas ng black propaganda laban kay Digong instead na yung commercial ni Digong. Doon nagalit ng gusto. Diba? At ang haba ng panahon ng galit, pag upo pa lang, galit ng Pangulo, tapos yung mga nakakadagdag pa dyan lagi, yung mga kaya nga tinawag silang bias eh, diba? Very bias sila na parang basta pabor sa kalaban ng Pangulo, ang bibilis nilang ibalita. So ang tagal ng panahon na hindi nagsusori, yun naman pala, pag humingi kayo ng tawad, agad kayong patatawarin. Sila may kasalanan yan at wala silang balak humingi ng tawad. Kailan lang sila humingi ng tawad? Nung sila ay sukul na sa oras. Bakit? Tignan nyo ha. Kailan sila natarantay ABS-CBN? Sinasabi ko na to, bakit kampante ABS-CBN eh. Last year pa, nagdeklara na si Jimmy Bondoc. Alam ko, si Jimmy Bondoc ko unang nabalita niya na magsasara na within 1 year yung ABS-CBN. Wala natataranta sa ABS-CBN noon. Alam nyo kung bakit? Ngayon lang natin natuklasan. Nakaya pala nilang mag-command sa mga senador. At malamang, hindi pa natin natutuklasan, malamang kaya rin nila mag-command sa mga congressman. Kaya nga, si Alan Peter Cayetano, tinitechnical niya. Ayaw niya isa lang dahil alam niya, malamang manalo yan sa mga congressman, magkaroon ng prangkisa. Yun eh. Eh, pero nga dahil... So, sino may kasalanan nito lahat? Hindi naman yung mga tauhan ni Pangulong Duterte, kundi yung ABS CBN mismo. Dapat malinaw sa atin yun. O ngayon, may co-warranto. Kailan ba sila natarantang ganyan? Nung sinampahan sila ng co-warranto. Kasi hindi nila expected yun. Kung bilangan lang kasi sa congressman at sa senado, alam na natin na kaya ng ABS-CBN yan. E si Kalida, hindi nila kaya. Nataranta sila. Bakit meron soldier Kalida na bigla nagsampa ng co-warranto? Na-expose din naman doon sa Senate hearing na ang dami nila nilalabag na batas. Ang dami nila nilalabag na patakaran. Biruin nyo yun. Tama yun si Kalida. Yung mga binanggit ni Kalida na mga dahilan. Diba? Abangan nyo yan. Kuwaran to niya. Ang point natin dyan, naibsan sana yan. Kung nag-sorry na kayo noon pa, alam nyo naman nakagawa pala kayo ng kasalanan. Ngayon kayo nag-sorry dahil alam nyo wala, kumbaga last effort na to, no? Mag-sorry tayo, baka biglang magbago. O ngayon, nagbago nga yung pananaw ng Pangulo. Pinatawad kayo. Pero, subo na sa Supreme Court. Subo na sa yung gimmick ni Cayetano na hindi isa lang, subo na rin. Paano ngayon yan? O, di malas lang na ABS-CBN sa kanilang ginawang kasalanan. Eh tayo, ako masayang-masaya ako kasi alam ko hindi na masala yan. Pero meron pa, di ba? May way pa. Yun nga, inunahan na ni Alan Peter Cayetano para hindi na makaporma yung ikukudita siya. Eh mahaba pa oras eh, hanggang March 30. March pa lang next week. Kaya may isang buwan pa para ikudita. Yun kasi ang dahilan. Alam nyo, kahiyaan na yan, hindi yan
si Cayetano, hindi yan ano, hindi yan papayag na isasalang pa yung nagdeklara na siya sa Mine yan eh, after na na-recess. After na ng, hindi pala recess, yung Lenten break. Diyan natatalakayin yung prangkisa ng ABS-CBN. Ngayon, pag bigla niyang babaguhin, mag-aper naman na yung leadership niya ang questionable doon. Diba? Hindi niya gagawin yun. Para maisalang yan, titignan natin dito ngayon. Susundan natin ang mga susunod na kabanata. Antsak na magaganap yan para magkaroon ng puwang, para matalakay yan sa Kongreso. Eh, kinakailangan palitan muna si Peter Alan Cayetano na siya yung magsasuffer sa kasalanan ng ABS-CBN. Kaya malamang yan, next week, may bago tayong leadership sa House of Representatives. Hindi naman ako sigurado dyan. Tantsa ko lang. Kasi nga, yun lang ang tanging paraan. Kung napakalakas talaga ng hatak ng ABS-CBN, kung overwhelming talaga yung supporter niya sa Kongreso. Kasi lalantad na ngayon yung mga congressman eh. Bakit? Nung una, hindi sila makalantad. Galit pa Pangulo eh. Eh, na-realize nila ngayon, bah, hindi na yata galit ang Pangulo. Yung anak niya nga eh, nagdeklara na ng suporta. Lalantad na yan mga yan at magiging matapang na. Yun yung magiging dahil. Ang tansya ko dyan, next week, may bago tayong House Speaker. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong tambayan, ang mga issues, panlipunan. Badong Aratilis po.